So magandang araw sa ating mga ka-lifestyle. For today's video, mga ka-lifestyle, may share ako sa inyo. Ito yung madalas nating nakikita sa Facebook, yung boosting services. Pag-usapan natin kung legit ba or scam. So, pero bago lahat, kung bago ka pala sa akin, at least like, share, subscribe, at pag-hit na rin yung notification bell, isa gayon na notify po tayo sa susunod ng mga interesting video na i-upload natin. So, ngayon, simulan natin. So, sana tapusin nyo itong video hanggang dulo kasi meron kayong malalaman at may matutunan kayo sa aking i-upload na video. So, proceed na tayo. So, marami nagtatanong kung legit ba or scam. Para po sa akin, ang boosting services po ay legit. Bakit po? Kasi na-try ko na po ito. Tayong mga small YouTuber, mahirap po talaga tayong maka-gain po ng subscriber at saka public watcher. So, kailangan po talaga natin ng ganito mga services. Masasabi kong legit to para lang po dun sa mga gusto ma-monetize na one, di ba? Ang kailangan natin is 1,000 subscriber at saka 4,000 public watch hour. So, yun yung kailangan natin. So, legit po to para dun lang po sa requirements ni YouTube. Kasi, in the end of the day, mga ka-lifestyles, yung pinaboost po natin na 1,000 subscriber ay hindi naman po mag-view yun sa ating mga videos. So, mas maganda po talaga kung organic or totoo, I mean, yung mga subscriber natin. Kasi, in the end of the day, meron manonood. Samantalang, pag yung pinaboost lang po natin, para lang po talaga yan sa monetization. Para po sa monetization. Kasi, yung nagbo-boost po sa atin is multiple account, which is computer yung gamit, meaning both siya. So, isang beses lang po yun. Pag na-subscribe na po, wala. Hindi na, yung mga nag-subscribe po sa na computer or multiple account is gawa lang po ng mga boosting services yun. So, hanggang dun lang, hindi na sila mag-boost. Hindi na sila mag-boost once na ma-subscribe sila. So, mas maganda po talaga yung organic. So, para po sa akin, itong boosting services ay para lamang po doon sa gusto ma-monetize. Kumbaga, ito yung magiging status dun mo pag na-monetize ka na. So, kailangan mo nang humanap talaga ng organic subscriber at saka, yun na nga, organic subscriber. Kasi, in the end of the day, mas maganda talaga kung organic or may mag-review sa'yo na organic. Naintindihan nyo ba ako? Kasi yung mga boosting services, maganda lang po to dun sa mga gustong ma-monetize. Gustong maka 1,000 subscriber tsaka 4,000 public watch hour. So, meron din pong mga boosting ng views, revenue. So, marami po silang mga services na pwede nating i-apply sa ating channel. So, legit ba or scam? Para po sa akin, mga ka-lifestyle, hindi ko pa po na-try. Ang na-try ko lang po talaga is watch hour. At saka, recently po, nag-avail po ako ng views. So, yung views po is legit. Legit po siya ang views. Pero, gaya nga nasabi ko, yung nanonood nun is isang beses lang sila nanonood. Kasi, multiple account yun, naggawa ng computer. Tapos, yun ay bot lamang. So, meaning, once na naboost na sa iyong video yun, hindi na sila ulit manunood kasi computer nga. So, para po sa akin, kahit pa paano, legit or madadagdagan, halimbawa, monetize ka na, madadagdagan pa rin naman kahit pa paano ang iyong revenue. So, itong boosting services, mga ka-lifestyle, is kailangan po talaga ng nating mga small YouTuber kasi ang iba po talaga ay hindi po talaga aangat pag walang ganito kasi hindi po tayo kilala.
Unlike po sa mga kilala na sikat, isang upload lang po nila ng video is million na kagad ang views. So, yun yung naging unfair kay YouTube. Hindi niya nakikita yung ganitong mga sistema. Kaya tayo mga small YouTuber papasukin na lang natin itong ganitong mga services. So, makikipagsapalaran na lang tayo kung legit ba or scam. Meron din naman kasi akong mga nababasang mga comments regarding sa bossing services na halimbawa, nag-avail siya ng sabihin natin subscriber. So, nag-avail siya ng 1,000 subscriber, nagbayad siya ng 1,400, 1,300, so on and so forth. So, pumasok na, pero unti-unting nilalagas. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-lifestyle. Merong ganitong mga tendency or incident na pwedeng malagas yung subscriber natin pag nagpa-boost tayo. So, paano nangyari yun? Yun yung hindi may paliwanag ng mga boosting leaders sa mga GC kung bakit nagkaganito. Pero, meron naman sila, i-refill nila yan, mga ka-lifestyle. Halimbawa, nabawasan ka ng 100, 1,000. So, merong mga refill station. Meaning, pag nabawasan yung subscriber mo sa kanilang services, i-refill nila yan. So, legit pa rin naman. By the way, mga ka-lifestyle, meron din pong mga huwag basta-basta magtitiwala sa mga ibang GC dahil meron pong isang GC ako na napasukan dati na na-scam po silang lahat. Wala pong pumasok na mga kasi public watch hour tsaka subscriber. Wala pong pumasok sa kanila. So, mahigit apat po yung na-scam ng na GC na yon kasi nagbayad po sila ng 1,500 kada isa. Kasali na po yung subscriber at saka yung public watch hour. So, huwag tayo basta-basta maniniwala, mga ka-lifestyle, kasi meron po ganito mga mapagsamantalang tao. So, mas piliin po natin yung mga legit na mga boosting services kasi doon naman talaga nakasalalay yung pag-angat ng ating channel. So, ngayon, pero ang pinaka bibigay ko na lang sa inyong tips, mga ka-lifestyle, kung gusto nyong mag-avail ng ganito mga services, ang i-avail nyo lang po, mga ka-lifestyle, is yung requirements ni YouTube, which is 1,000 subscriber at saka 4,000 public watch hour. So, yun yung pinaka nakikita kong legit talaga na pwedeng ma-apply sa yung channel. So, pag once na ma-avail mo na po ito, mga ka-lifestyle, nasa sa inyo pa yun kung papatuloy nyo pa yung boosting services. Pero mas maganda po talaga, mga ka-lifestyle, madagdagan or magkaroon yung channel nyo ng organic na mga subscriber at saka organic na mga viewers. Kasi doon ibabase, in the end of the day, doon si Lolo or si YouTube magbe-base ng kanilang analytic. So, yun. Para po sa akin, legit po yung mga boosting services. Nasa sa atin lang po yan kung paano tayo pipili or paano natin kikilatisin yung papasukan nating ganito mga services. So, sana nakatulong po itong video na to at maraming salamat po, mga ka-lifestyle, at sa mga sa lahat na po ng mga walang sawang nanonood ng aking mga videos kahit papano, maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Mabuhay tayo, mga ka-lifestyle, mga small YouTuber. God bless sa atin lahat.